Itong mga babae ngayon, tabi-tabi, ay, brother, hanggang saan yung exam? Ala, wala ka nang matanungan na ibang sister? Dito ka talaga nagtanong sa lalaki? Wala ka na talagang choice? Subhanallah. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Ito na ikhtilat, itong avoid, itong free mixing. Subhanallah. Makikita mo yung babae nakanikab, nakaabaya, pero close sa mga lalaki. Bakit ka pa nagabaya? Sana nagpantalon ka na lang. Subhanallah. Kasi pag nakaabaya ka, nakanikab ka, it already sends the connotation, I am a Muslima. I am a practicing Muslima. Respect me because I respected myself. Pero pag nakita mo, kausap niya si Muhammad, kausap niya si Amr, kausap niya si Zaid, kausap niya si Ahmad, kausap niya si Akiyuto, kausap niya si Akiyuto, tapos walang barrier, tapos ice to ice pa. Subhanallah. Anong natirang haya? Nakita nitong babae? Paglalakad pa lang niya, nakakahiya. Nahihiya na siya. Kung hindi lang siguro, kailangan na kailangan, siguro yung mga babae, hindi na siya makikipag-usap sa kanila. Pero kaysa kailangan, kasi gagantian ka ng tatay namin, babayaran ka niya, ganito, ganyan. Kaya kami nakipag-usap sa'yo, kasi kailangan na kailangan. Itong mga babae ngayon, tabi-tabi, ay, brother, hanggang saan yung exam? Ala, wala ka nang matanungan na ibang sister? Dito ka talaga nagtanong sa lalaki? Wala ka na talagang choice? Subhanallah. Subhanallah. Tapos utusan pa. Brother, pwede mo iserok sa akin tapos darin mo sa dorm? Room number 17? Ala, subhanallah. Or, isay mo lang tapos ito yung messenger ko? Tapos yun yung simula, di ba? First door of the shaitan and there's no going back. There's no going back. Kapag nandun ka na, wala nang kawala. Kasi nahuli ka na ni Shaitan. Kaya nga ating religion, our religion already instructed us kung ano yung maganda at ano yung masama sa atin. Tapos na. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Today I have completed to you your religion. Lahat ng ikakapasok natin sa paraiso, sinabi na sa atin ng Propeta Muhammad, at lahat ng reason para tayo makapasok ng impyerno, sinabi na lahat sa atin ng Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, hindi mo na sasabihin na, ala, ito kaya, ano to, masama or mabuti? No. Tinuro na sa inyo ng Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mahajjatil bayda. I have left you with too much clearness, clarity. La yazigu anha illa halik. Ang maliligaw lang dito sa aking religion ay yung niligaw ng Allah. Kasi ang religion natin ay very much clear. Walang eclipse, ha? Very much clear. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan abarru ala rijali minan nisa. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakadelikadong fitna na nandito sa mundo para sa mga lalaki na umat ko ay ang mga babae. Akhrajahul Bukhari rahimahullah. Maliban pa sa fitna ng pera, fitna ng dunya, fitna ng politics, fitna ng ganito, ganyan, at ang pinakamalaking fitna na iniwan sa atin or naiwan sa atin na pinahihwating sa atin ng Propeta Muhammad ay ang mga babae. Let us not forget, bakit pinatay ni Kabil si Habil? The first two brothers. Bakit pinatay nung isa yung isa? Dahil sa babae. You see? The first drops of blood ever happened in this world is because of a woman. Not because of money, not because of land, not because of power, but because of a woman. Pero let us not forget also na mga reason kaya makakapasok tayo ng paraiso is because of women, right? Di ba? Napaka-fair ng religion natin. Ha? Kung mabuti kasi yung nanay, sure ka na makakapasok ka ng paradise, biitin nila. Kung mabuti ang lalaki sa kanyang asawa, mga anak na babae, ganito ganyan, siguradong sure ticket na siya sa paraiso. So let us not forget this aspect of women and this other aspect of women. Let us not forget that.
Fanisa'u fitnatun wa shahwa. Ang babae, ang kabuuan ng babae ay fitna at nakakapukaw ng shahwa. Yung how do you call it in Tagalog? Yung pagnanasa. Yes, pagnanasa. I've been told, sabi ng mga murito, Ustad, meron kaming isang ustad, kapag ang nagre-request yung mga lalaki, hindi pinapayagan. Kunwari kapag exam, Ustad, pwede ba ano, kontian yung ano, yung coverage ng exam, sasabi ng ustad, wag, wala, wala. Pero pag mga mga baba, Ustad, okay, ano yan? Subhanallah. Ang udyok ng babae ay napakahirap tanggihan. Subhanallah. Kaya nga siguro yung kaya nga yung babae kapag nagamit sa mabuti, napakabuti. May isang kwento na mayroon daw isang leader ng unang-unang panahon. Naging leader yung lalaki na yun, single, walang asawa. So di ba noong mga unang panahon, kapag ang leader walang asawa, parang konti yung respeto sa kanya, parang kulang yung pagiging leadership. Mag-asawa ka para ano, mas respetuhin ka ng mga tao at mas dumami pa yung kakampi mo kasi yung pamilya ng babae magiging kakampi mo, pamilya mo, tutulong sila sa oras ng mga kahihirapan, ganito ganyan. Sabi niya, sige, hanap niyo ako ng the most noble family in the land. So may nahanap sila agad-agad. Tapos sinabi dun sa ate, pinaka-ate na anak, mag-ayos ka kasi darating si leader, si king, ganito ganyan. So nag-ayos naman si ate. Nakita naman ang king. Okay, nagustuhan ko siya. Pagkaalis nung king, sinabi ng ate doon sa nanay, Nay, hindi ko gustong mapangasawa si king. Ayoko, hindi ko gusto. Kahit magalit kayo, ganyan-ganyan. Ano tayo? Magagalit yun, ganito. Baka mamaya, kulong yung tatay mo, kunin yung mga yaman natin. Dumating yung pangalawang anak na babae. The younger. Ano sabi niya? Omi, ako na lang. Ako na lang. Nabigla yung mga babae, mga household maids, yung mga lahat ng babae, pati si nanay. Ha? O sige, kung yan ang gusto mo, importante, may connection tayo kay King. Tapos, hanggang sa nakasal na sila, on the first night, alam mo nung sinabi ng babae na to, hindi mo ako pwedeng tabihan. Tinan mo yung babae, binibigyan ng condition ng King. So, ibig sabihin, mas malakas talaga yung babae, di ba? Ha? Sinabi nila sa English saying, behind every successful man is a powerful woman. No, in Islam, not behind, beside. Tingnan mo sa West, yung babae, behind, in Islam, beside. Ha? Pero tayo, masyado nating mahal. Oh, sinabi ng mga West na, hindi mo alam. In some point, yes, yun yung power, woman empowerment. Pero on the other side, it's also not woman empowerment kasi behind eh. Nauna pa yung lalaki. But in Islam, a woman is beside a successful man. And that could be your mother, your sister, your daughter, or anyone else. Sinabi ng powerful na babae na to, hindi mo ko kailanman makakasiping hanggang sa hindi mo matapos lahat ng ridu ng gyera dito sa land natin. Subhanallah. That is my prize. Ayusin mo lahat ng gulo sa lugar na ito. Kinabukasan, agad niya tinipong ng lahat ng kanyang mga kanang kamay. Tapusin lahat ng gulo. Hindi ako makakaha. Yun lang pala ang dahilan. After a few months, lahat natapos. Because of a powerful woman. A mukmina. A saliha. Who puts her ummah before herself. Kaya pala gusto niya kasi may plano. Ikaw, ukhti, anong plano mo sa umma na to? Ha? Magpayaman? Magpaganda? Manganak? And then what? Kailangan may plano ka sa umma na ito. You could be the next Khadija. Na lahat ng pera niya, binigay niya sa Islam. Wala siyang tinira. Selfless. Or you could be the next Aisha. Na ang 1/4 ng Islamic knowledge ay from Aisha. 1/4. Si Abu Bakar na father niya, 1/4? No. 1/4. Kung ito ang ano,
1/4, ganyan, no? Or what? Ano ba yung 1/4? Kalahati ng kalahati. Ha? Kalahati ng kalahati. Ganyan? Ito? Aisha. At itong tatlo na to? Lahat ng knowledge ng sahaba. Ha? Ito. Ito lahat na sa sahaba. Ito lang kay Aisha. Ito kay Aisha. 1/4 ng knowledge ng Islamic Sharia ay from a woman. So anong sinasabi ng mga waste na woman empowerment na una ng Islam? More than 1,000 years? Ago. Bakit mo pa ilang kailangan mag-rally, sister? Na magtatawag ka ng mga woman empowerment na una na dyan ang Islam. Hindi ba nga yung paradise nasaan? Nasa paan ng mga mother? So anong woman empowerment ang kailangan mo? Ng paraiso, woman empowerment pang kailangan mo. Subhanallah. Binigyan ka ng duri. Ha? Sa anong mga sinasabi lang woman empowerment? Yung babae, titext mo lang, punta tayo ng hotel. Saan ang woman empowerment dun? Ha? Nauna na dyan ang Islam. More than 1,000 years ago already. Ha? Kayong mga professionals, ang Islam daw, anong tawag dito, niloko ang mga babae. Hala, saang banda? Saang banda? Sila nga ang sure way para makapasok ang tao ng paraiso. Di ba nga, yung hadith na narinig natin na ang pinaka-deserving na tao sa ating best attitude, sino? Your mother. And then who? Your mother. And then who? Your mother. 3 times. Ha? And then 1 time lang yung mga father. So ano pang kailangan mo na woman empowerment? Nandoon na. Subhanallah. Yung sinasabi natin na woman empowerment. Kaya nga, dahil sa kakakumpleto ng ating religion, lahat ng way sa zina, sa fitna, isinara doon na ng Islam. Lahat ng way sa fitna, anong ginawa ng Islam? Sinarado. Hindi lang sinarado, masyadong sinarado. Para hindi doon mahulog ang mga Muslim. At isa doon sa malaking fitna na isinarado ng Islam ay ang ano? Free mixing of both sexes. Iniharam yan ng Islam. As you can see, more than, I don't know, ang pagitan ng Prophet Muhammad sa kang Musa alayhi salatu wasalam, ilang thousands of years, nung time pa nila, alam na ng mga tao na hindi pwede magtabi ang lalaki at babae. Nung mga time ba ni Musa, mayroong bang mga University of Harvard? Merong bang mga Oxford? Merong bang mga universities na nagtatawag ng women empowerment? No, merong nasa kanilang women empowerment. And that is to keep them safe. Kasi pag ang mga babae kasama yung mga lalaki, they are never safe. Parang yung kambing, pumunta sa'yo yung tiger, ako nang mag-aalaga ng kambing mo. Ibibigay mo sa ano? Sa tigre? Parang yung lalaki, ante, ako na bahala sa anak mo. Siya nang bahala. Wala siyang ititira, pati buto. Ha? And that is woman empowerment. To keep them away from men. That is having them much power. Kaya nga, sa pinakamalaking ibada sa Islam, ipinaghiwalay ang lalaki at babae. Ngayon, makikita natin sa mga western countries, Subhanallah. Sinong imam? Babae. Ah. Kasi women empowerment. No, it's not women empowerment. Ha? Binigay mo ng power yung mga babae. Saan naman yung power ng religion? Kinuha mo for the sake of women. No. For you to have a power is for you to be religious. That's all. Kaya naging powerful ang mga sahaba because they were rich. Because they were full of degrees? They were leaders? No. The Sahaba conquered the world because they were religious. Because they were religious. They put first the religion above anyone, above anything and anyone else. Sa masjid. Makikita mo na rin sa Facebook, magkatabi yung lalaki at babae. Subhanallah. Anong next?
Kung nagiimi man ang babae, kasi nga ginagaya natin yung mga ibang religion. Kasi nga, 'di ba sa Christianity, nagtatawag na rin sila ng mga pari na babae. So gagawin na rin nila sa Islam. Subhanallah. So anong natira? Wala nang ginawa ang mga tao na to, maliban na lang nagagawin ng mga Muslim. Latatabi'una sana naman kana kabla kum, sinabi ng propeta Muhammad sallam, lahat ng gagawin ng Ahlul Kitab, the Jews and the Christians, ay gagawin ng mga Muslim. Subhanallah. At naging totoo 'yon. Nakita mo, naglagay sila ng mga paring babae. Mayroon rin gagay ng mga imam na babae, imama. Mayroon natin makikitang bilala. Subhanallah. Allahu Akbar. Kaya nga na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag lalabas yung mga lalaki at babae, anong sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Istaakhir na. Magpahuli kayo mga babae. Huwag kayong makihalubilo, huwag kayong dumikit sa mga lalaki. Fa innahu laysa lakunna an tuhaqiqna at-tariq. Tahaqaqna at-tariq, hindi sa inyo yung gitna ng mga daan. Ano sinabi ng Quran? Alaykunna bihathati at-tariq, ang mga babae ang lugar nila ay mga gilid ng mga daanan. Pero ngayon, di ba? Ang mga lalaki saan? Sa gilid. Ang mga babae sa gitna. Allahu Akbar. Kaya nga, ipinagbawal yon para yung mga babae hindi maging close sa mga lalaki. Kasi kapag ang mga babae naging close sa lalaki, makikita mo, magkakatabi sila sa daanan, sa upuan, nakikipagbiruan sa salesman. Kuya, guwapo ka. Grabe ka naman, kuya. Libre naman yun, kuya. Ang guwapo mo, oh. Allahu Akbar. Ano pang natirang hiya sa kanya? Yung isa naman, may nakikita tayong mga sister. Ustad. Subhanallah. Subhanallah. Kulang na lang. Hoy, mabibiya ka. Subhanallah. Kaya sa mga school, subhanallah. Very normal. In fact, ikaw pa magiging abnormal, di ba? Kunwari, uy, huwag kang lumapit sa akin. Ay, hindi pala pwede. Bawal. Ikaw pa yung masama. Ano sasabihin? Saan ka galing? Ha? Kapag nagbigay ka ng restriction sa mga lalaki, huwag kang natabi sa akin. Bakit? Gold ka ba? Subhanallah. Nakita mo, yung pagiging religious ngayon parang abnormal. Subhanallah. Yung sinabi ng propeta mo, salam, tabas mo ka alawa diya, kasadaka. Yung pag-smile mo sa face ng kapatid mong Muslim, sadaka. Ngayon, kung may pumasok dito, sino yan? Bakit naka-smile? Hindi ko yung kilala. Me! Na course ko hadith, nabibigla ako sa mga taong ganyan. Kunwari, may nakasakayan ako sa city limit. Sabi, di bumaba tayo, sino to? Subhanallah. Ako na major ko hadith, kapag may nakita kong ganyan, na sinishikahan ako, kinukumusa ko, sino ka? Well, in fact, yun yung sunnah. Nakita mo, pati yung mga nag-aaral sa hadith, yung nagtatbik, yung gumagawa ng sunnah, something guraba, strange. Ano pa kaya sa mga hindi nag-aral? Ha? Di ba, ngayon? Kung may mag-shake ng hanang hindi mo kilala, pero nakakumbunga? Eh, sino ka? Kasi nga, ang naisip mo lang mag-shake yung kaibigan mo, kakilala mo. May nakita kong post, may naipuno ng mga mota na kibat sa Marawi, mayroon silang gathering. Tapos yung sister na yon, younger daw. Tapos bumaba daw siya sa basak malatlat, if you know. Bumaba daw siya, tabi siya niya, mga ate, pagunang korkano, salamu alaikum. Hindi niya sila kilala. Tapos nagkatitigan daw sila. Tinuruan niya tayo. Really? Ha? Dapat ito yung mga ginagawa natin. Tapos ngayon, kunwari, kapag nagpapaalaman tayo, ano? Eh, nao, una na kayo? Sige, ingat. Saan yung assalamu alaikum? Saan yung maasalama? Saan yung fi'a Manila? Di ba yung Manila, saan ang galing? From the word? Fi'a Manila. In the, how do you say it in English? In the safetyness of Allah. It means that we are going to meet and Allah is going to keep us safe. Saan yun napunta?
yung Via Manila kapag naghihiwalay tayo. Sa atin, bye! Bye-bye! Di ba yung mga bata? Oh, bye-bye ka! Bye-bye! Inutos ba yung magsalam ka? Magsalam ka? Wala. Buti pa mga Christian. Oh, bless, bless, bless. Manupo, lol. Tinuturo pa yung mga batang Christian yung manupo. Ngayon, papasok yung bata, hey na, mapipiya ka. Tinamang walang mga lesson? Buti pa yung mga Christian, tinuturo yung mga bata na mag-bless, huwag kang papasok ng bahay kung hindi ka muna mag-bless. Ngayon, dinaamay mo tatanda, hey, na, hey, 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 hey. Subhanallah. Tapos sinasabi natin na we have the Islam? No, we don't have the Islam. Just in name. Just in name. Subhanallah. Ito yung mga sa mga school. May napagturoan akong senior high doon sa Marawi. Nanonood sila ng video. Ha? Babae, lalaki. Babae yung naka-hold ng phone. Tapos nandito yung mga lalaki. Subhanallah. Ano pa natirang modesty? Na siege, na massacre, pinatay, nilibing, sinako, inhilog sa Pasig River. Namatay ang modesty sa karamihan sa mga babae. Subhanallah. Wala nang hiya. Kahit sino na lang kausap. Yung may narinig pa ako ng mga org. Just last week, may nag-chat sa akin na sister, Ustad, yung group, yung org namin, Islamic, pero free mixing. Ano yun? Pinaghalo yung paradise at hellfire. Islamic org daw, pero may free mixing. It's like, yung sabaw ng manok nilagay sa baboy, tapos kakainin. Or, baboy, ang kinain lang or ininom lang yung sabaw, pero hindi kakainin yung? Laman, kasi bawal. Ano pala yung sabaw? Ha? It's like that. Ha? Islamic, pero may free mixing. So, anong Islam ang dinadaawan nyo? It's everything but not Islam. Tapos mayroon pang org, nakakatawa itong mga org na itong mga Islamic. Sabi pa nung leader nila, ano lang tayo, semi-Islam. So semi-Islam, yung isa, semi-kufur, ano yun? Semi-bid'ah. Kasi isang taga-junior ko sa Maarif, sabi niya, Amir, mayroon ako natin na na-group, i-invite kami, sabi niya. Tapos yung leader namin, yun daw, yung Islam na, yung group daw ng Islam, pero not all Islam. Sabi ko, ano yun? It's all or nothing. It's all or nothing. Walang ganun. Nudukulo fi silmi. Kafa. Enter Islam as sa complete. Huwag lang yung Muslim ka lang pag five prayers. Pero yung ugali, walang Islam. No. Islam is not just ruku, sujud, fasting, jihad. No. Islam is a way of life. If I find someone who is praying five times a day, pero napakasama ng ugali, it's not Islam. Meron ka nakikita na nakanikab, pero matapang sa mga parents, it's not Islam. Ha? Ustad, pero nakikipag-girlfriend, it's not Islam. Ano pa kaya itong semi-Islam? Ano itong semi-Islam? Natawa ako nung sinabi niya. Sabi ko, wallahi, Ustad, sinabi niya yun. Kaya nga umalis ako eh. You can prove that. Sabi niya, marami kami nakarinig. Semi-Islam. So ano to? Darating yung time, 1/4 Islam. Di ba meron na rin mga half niqabi? So anong next? 1/4? Niqabi. Ano kaya magiging itsura ng ano? Kasi dito, di ba? Full niqab. Tapos naging half niqab. Nakikita niyo yung ilong. So next, ganyan. Anong next? Ganyan. Tapos next, ganyan. Horizontal, eh? Anong next? Horizontal niqab, vertical niqab. Subhanallah. You see that? Ha? Lahat na lang ng, Allahu Akbar, hindi ko alam. Where are we going? Where are we going? One thing is for sure, it's not the way for Jannah. Fashion abaya. Abaya with fashion. Saan pala narinig yung mga fashion? Di ba sa mga model? Coca-Cola body, ganito, ganyan. Tapos nilagay sa abaya. Fashion abaya. You see that? White and black. Sunnah and bid'ah. Kufr and Islam. Jannah and nar. Subhanallah. Fashion abaya. Nauso pa yung mga abaya na butterfly. Anong next? Crocodile.
Ha? Lion abaya. Kasi meron daw mga... Subhanallah. Hindi ko na ano, saan to papunta? Butterfly, ant... Subhanallah. Itong mga school na pinopromote yung JS. Nung time namin, 90s children, JS lang yan. Ngayon, JSP. JSP prom. So, iniano din yung ano, mga katamaran. JS nung sa amin. JS. Tapos naging JSP. Na naglagay yung prom. Subhanallah. Ano kayang ginagawa sa JS prom? Tahajud? Ha? Kiraatul Quran? Ha? May mga dancing. Wallahi, what is happening, people? Tell me. I do not understand. Mayroon kang bibinisita na ni Umi, na mga tunganay. Sinabi, ah, wala dito si Bapa. Sabi niya, saan? Ah, si, hinatid sa MSU yung anak niya kasi mag-JS. Tatay, hinatid ang anak para mag-JS, para mag-Zina. Tapos nag-rent pa ng gown, 5,000. Nakita mo yung pagpasok ng NAR, 5,000. Gumastos ka pa. Yung pagpunta ng paraiso, libre. Tapos hindi pinuntahan. What is happening, people? Ginawa na lahat para makapasok ka ng paradise. Hindi ka pumasok. Pero bumili ka ng ticket para sa concert, para uminom ng beer, para mag-Zina, nagbayad ka para lang makapasok ng hellfire. Subhanallah. Really, what is happening right now? What is happening right now? Na'udhu billahi min dhalik. Tapos sabi niya, anong masama kapag nagalo-halo yung babae at lalaki? Nakita mo? Ano daw masama? Lahat masama. Ha? The word itself ay napaka sama na. Tapos sabihin niya, parang ang hirap pagbawal kasi nakasanayan na. Hindi lahat ng nakasanayan nagiging okay. Sana to, kapag nasanayan akong umain ng baboy, magiging okay. Ustad, hindi ko kayang iwan yung ano pagkain ng baboy kasi nakasanayan na. Ayun ba ni Garilio? Ustad, hindi ko kayang iwan kasi nakasanayan yung baboy ni Garilio. Sana to, lahat na ng bawal pag nakasanayan nagiging halal. Ustad, mahirap yan kasi nakasanayan. You see that mindset? Na kapag nakasanayan, ang hirap-hirap, ipagbawal. Bakit yung mga sahaba? Diba? Ang inumin nila, ang tubig nila, what? Beer. Wine. Kasi bare-bareles ang kanilang mga iniinom. Sinabi pa nga nung naging haram yung wine, alcoholic drinks, sabi niya parang nagkaroon ng munting ilog sa Madina. It means talagang ang dami lang uminom ng alcoholic drinks. Pero nakayanan nila. Pero bakit hindi natin kaya? Here comes, someone will say, kasi mga sahaba yun. Kaya nga dapat mas gawin natin kasi mga sahaba yun. Eh, tayo, hindi tayo mga sahaba. Mas kailangan natin gawin. Subhanallah. Kaya nga kailangan na maramdaman natin na itong pagkakaroon ng free mixing, isa to sa pinakamalaking duty. Lason sa pagiging Muslim ng isang tao, lalo na sa babae, kasi ang babae mahina. Yung lalaki, kahit sino na lang pwede. Ang dami, si Aisha, si Khadija, si Zainab. Eh, ikaw? Ha? Nakita nyo kung gaano ilagaan ng mga babae? Sa Islam, laging sinasabi na yung mga lalaki may hurul ain, di ba? Hurul ain sa paraiso. May nababanggit pa para sa mga lalaki, babae? Wala. Kasi yun ang mga babae. Mahihiyain ang mga babae. Isipin mo, sinasabi na ang mga lalaki kapag nakapasok ng paraiso, mayroon silang 70 hurul ain. Normal. Pero isipin mo, babae kapag nakapasok ng paraiso, mayroong 70 lalaki. No, hindi yung sinasabi. Kasi ang babae sa kanyang normal na paging babae, mahihiyain. Kaya nga, ang Allah pa, kanyang pinarangalan ang mga hurul'in sa paraiso. Hurun maksuratun fil khiyam. Mga hurul'in na hindi lumalabas sa kanilang mga place sa paraiso. Allahu Akbar. Nasa paraiso na sila, hindi pa sila lumalabas ng kanilang place. Bakit sila pinangaral ng Allah? Kasi nga masyado silang mahiyain. Sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, wala rayba anna tamkinan nisa minan ikhtilatin na birijal aslo kulibaliyatin wa shar. Kapag pinabayaan ang mga babae, sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, na makihalubilo sa mga lalaki, ito yung simula ng lahat ng fitna. Kapag nakipaghalubilo ang mga lalaki sa mga babae. Wa huwa min azami asbabi nuzulil uqubat al-amma.
At ito yung pinakamalaking dahilan kaya dumarating ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang mga babae ay nakipagalubilo sa mga lalaki. Ngayon, bagitin natin kung saan natin nakikita o yung mga kasamaan ng pagkakaroon ng free mixing. First is yung pagkakaroon ng free mixing everywhere. Siguro kahit sa mga madrasa, di ba? Free mixing. Kahit saan na. Kahit sa mga madrasa. Free mixing yung babae at saka lalaki. Mayroong mga murid na nag-uusap-usap mga kaibang madrasa. Sabi nung isa, nagbibiruan sila. Sabi nung isa, alam mo sa amin, sobra kaming close sa madrasa namin. Sobra kaming close. Kasi nag-uusap-usap sila, sa amin close kami. Kasi pag may mga exam, nabibigyan kami ng mga pointers. Sinabi naman nung isa, ibang madrasa na murid, nagbiro, sa amin mas close. Paano mas close? Pati babae at lalaki close. Lalaki at babae? Close. Hanggang sa lalaki na ang mahihiya. Kasi kakalabitin ka ng babae. Shh. Ano yung exam natin? Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah.